Reggie, good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Sir Buddy. Reggie, good afternoon, Sir Mike, at sa lahat ng ating mga kaibigan magsasara. Okay, so unang-una po sa lahat, gusto kong pasalamatan yung mga nanood nung ating Veggie Talk na Episode 1 with Commerce, Episode 2, yung po yung usapang seedling business na may tatlo tayong guest, si Marlo, si Ruben, and si RG, Luzon, Visayas, and Mindanao. And this time, napakaswerte po natin dahil tayo po ay pinaunlakan ng ating kaibigan na ito, matagal na siya sa industry, ano? And palagi siyang sumusuporta sa ating programa. Nung wala pa yung Veggie Talk, nandito na siya, sumusuporta kay Sir Mike the Veggie Man. So gusto ko pong magpakilala sa inyo at magsasabi rin siya tungkol sa kanyang sarili, si Sir Buddy Vargas. Sir Buddy. Sir Mike, maraming salamat muli sa pagkakataon. At sa muli, magandang hapon po para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Veggie Talk. At ako nga ho pala si Norman Joel Vargas. Pero Buddy Vargas na lang po. Yan ang ating showbiz, ano, showbiz name. Tayo po ay nagtapos ng kurso na agrikultura sa pamantasan ng Pilipinas sa Los Baños. Huwag nyo na lang kung tanungin ng taon dahil kitang-kita naman ho ang ebidensya na. Maraming salamat po. Okay. So, dadagdag ko lang ano, na si Sir Buddy, for quite some time nagkasama din kami dito ano, sa isang kumpanya. Okay, sa agriculture din yun, agriculture. And doon yung sa gawing Visayas, ano? Doon sa mga Ilonggo area. Yan, napakabuting tao nito, okay? And sabi nga niya, ano, namuti na ang buhok sa, dahil sa experience, ano? Sa talagang eksperto po sa larangan po ng agrikultura. Lalo na po doon sa ating topic ngayong hapon. So, ang topic po natin ngayon, ano, ay sasagutin natin yung question na Sir Buddy, ano po yung ating topic na gustong sagutin ngayong hapon? Ito po ang tanong na parang gusto kong batukan ng mga magsasaka. Mahalaga po ba ang lupa sa ating pagsasaka? Eh, mahalaga nga po ba, Sir Buddy? Pero bago po natin sagutin yan, bago natin sagutin yan, ano? Mamaya natin sagutin. Magpakita muna tayo ng mga facts o mga ebidensya kung bakit ba yan ba'y mahalaga o hindi mahalaga ang lupa. Okay. So ang aking diretso na po tayo, no? Diretso na po tayo sa ating discussion. Pero siyempre hindi ko makakalimutan, batingin ko muna yung misis ko na nanonood ngayon. Laging busy, no? Siya nga, no? Eh, siya'y nag-aalaga sa atin, kaya maraming salamat. Siyempre, yung ating Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at lakas na pinagkakaloob niyo sa amin. At hindi Amen. Po kami tinatamaan ng COVID. Yan po. Okay. So, ang tanong, ano? Mahalaga ba ang lupa sa pagsasaka? Okay. Pero, ano po ba ang sitwasyon ng mga lupa sa Pilipinas, Sir Buddy? Yung ano po yung sitwasyon ngayon? Okay. So, maraming salamat ulit, Sir Mike. Ang sitwasyon ng lupa sa Pilipinas, ito ang magpapatunay na talaga napakasama na ho ng kondisyon ng ating lupa sa Pilipinas. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ang average yield lang ho natin sa palay at saka sa mais ay wala pa hong 5 tonelada kada hektarya. Ang buong Pilipinas po na tinataliman ng palay ay zinc deficient. At base po din sa aming mga pagsusuri, ang interaction po namin sa mga magsasaka sa kanilang mga barangay at purok, karamihan po, majority ay acidic po ang lupa. Yun po, Sir Mike, ang ano, in a nutshell, yun po ang sitwasyon ng ating lupa sa Pilipinas. Okay. Sabi nyo, napakababa ng harvest, ano, o yung yield. Yung yield, ano? Yes. Whether sa palay, sabi nyo, sa palay, mga 5 tons. Sa gulay din po, ano? Yan din po yung naobserbahan ng mga farmers natin, eh. Na meron po mga lupa na hindi na po ganoon ka-productive. And very interesting, sinabi nyo, yung
acidic. Ano po ba ang definition ng acidic na lupa, Sir Buddy? Well, ang acidic o misa sasabihin ho ng ating mga kasamahang magsasaka ay maasim na yung lupa. So may mga nakikita yung mga magsasaka natin sa kanilang tanim, nababansot ang kanilang tanim. Halimbawa, may mga abnormal na bunga. So yun yung sinasabi nila na maasim ang lupa o acidic. Pero meron ho tayong mas matibay na paraan para mapapatunayan po o mapakita sa inyo kung ano ho yung acidic na lupa. I understand, Sir Buddy. Related din to sa tinatawag ng mga pH, hindi po ba? Well, okay, Sir Mike. Soil pH o soil pH level or acidity or alkalinity, yun po yung pag sinabi natin na maasim or matabang ang inyong lupa. Oh, okay. So maasim, ano? Gusto natin kasi yung matamis eh. Di ba, Sir Buddy? Well, siyempre, okay. Minsan yung kailangan natin medyo may matamis na maasim, pero pagka maasim mo ang lupa, eh parang kili-kili ho yan. Hindi ho maganda yan para sa atin. Okay. Anyway, Sir Buddy, speaking of acidic, ano po ba yung epekto ng acidic na lupa? Well, ang masamang at epekto ng acidic na lupa, yung nilalagay po ninyong abono sa para kainin ng inyong halaman, eh sa malungkot pong sabihin sa inyo, eh hindi po na pinakikinabangan ng lubos ng inyong halaman. Depende po yan sa level ng asim o ng tabang ng inyong lupa. So nasasayang po pala, Sir Buddy, mga abono o mga inputs na nilalagay natin dun sa halaman. Okay, so hindi kasi, Sir Mike, hindi ho kasi automatic na naglagay ka ng abono, eh kakainin nyo ng, ano, ng halaman. Hindi ganon. Kaya nga may nagpapakita ang halaman ng namumula ang dahon, nababansot, mahinang magsuwi, abnormal yung bunga, nagkakrak. Ayun ang mga sintomas o mga sinyales okay na may problema na yung lupa natin. Okay. So hindi po pala talagang maganda, no, ang acidic na lupa. So, okay. So maaaring tanungin din na sa atin kung maaaring ano ho ba ang sanhi ng pag-aasim ng lupa? Yan, okay. Opo, tama po yan. Iyan ho ang sabi nga namin sa Panay Island, yan ang mga matahong na pamangkot. Ano ho ba yung sanhi ng soil acidity? Meron po tayong limang sanhi ng soil acidity. Una-una po, ubos na o sagad na o kulang na po ang nutrisyon sa lupa. Nag-uugat po ito sa pangalawa dahil sa tuloy-tuloy na pagtatanim natin sa ating lupa. Walang pahinga. Pangatlo, yung tinatawag po natin ng export of alkalinity of produce. Halimbawa po, yung pagsusunog ho ng dayami. Yan ho ang isang malaking sanhi ng pag-aasim ng lupa. Pang-apat po, yung hong paglalagay ho natin ng sariwang dumi ng hayop. Nagkokos po yan ng pagkaasin ng lupa. At kagaya po ng maraming bagay, basta ho sobra, nakakasama. Kung sobra-sobra po ang nilalagay nyo ng mga ammonium-based fertilizer, nagkokos din ho yan soil acidity o soil acidification. So lima po yun. Ubus na yung nutrition sa lupa, tuloy-tuloy na pagtanim, pagsusunog ng dayami, sariwang dumi ng hayop, at sobra-sobra po na ammonium-based fertilizer. Okay, so meron po palang limang sanhi, Sir Buddy, ano? Nagulat ako dun sa sinabi nyo rin na yung isa, yung kasi mga farmer ba? Minsan, gadrive ako dyan sa mga kalsada dyan. Makikita ko may umuusok. Sinusunog yung dayami. Hindi po pala maganda talaga yan. Hindi talaga. Well, unang-una, meron na nga tayong Clean Air Act. Una doon na yan. Tapos, yun hong dayami o mga parte ng halaman na pinag-anihan na, dapat sinasama ho natin yung sa pag-aararo o sa paghahanda ng lupa o binabalik sa lupa
Dahil yun ho yung mag-neutralize din ng acidity. At sa katagalan ng panahon, magiging abono rin po siya na kakainin ang ating halaman. Okay. Tapos yung pong isa, ano, sabi nyo, tuloy-tuloy na pagtatanim. So ito, sa gulayan, sinasabi rin namin ito, yung follow period eh. Dapat, o kaya yung rotation yung ano, ano, rotation yung crops na ginagawa. Yes. Well, katulad yan, yung mga binhi po natin ngayon, eh talaga namang kung hindi nyo maitatanggi na napakaganda ho, napakalalakas po, ano yun, na umani. Ibig sabihin lang po nun, napakarami rin po ng kinakain na abon na yaman sa lupa. No? So kailangan talagang dapat napapalitan po yung nawawala. At hindi po sapat na maglalagay lang po tayo ng urea o ng triplicate or silamang dahil marami pa hong nutrients na nawawala po sa lupa. Okay. Tapos isa pa, Sir Buddy, yung paggamit ng sariwang dumi ng hayop. Usually, yung chicken dung, di ba? Yan na nga po. Wala naman po kaming masamang tinapay eka nga doon sa dumi ng hayop. Halimbawa, kung nakukuha niyo naman po na libre, di ba? Libre lang mabinibigay sa inyo dumi ng hayop. Kahit po dumi ng kapitbahay niyo, sama niyo na rin. Pero dapat mo sana bulukin. Dapat sa pabulok. Pag sinabi ho natin bulok, yung pong halos lupa na, tuyo, at wala na hong amoy. Kayo na ho magusga kapag may amoy. Kung mga magugustuhan niyo yun. Ay ako, Sir Buddy, okay. So iman po yung limang sanhi ng ano, no? So dapat maiwasan natin ito. Okay. Yes. Susunod naman na ano natin is siguro. Doon na tayo siyempre sa ito. Paano naman mapapangalagaan ang lupa? Pero bago po natin sagutin 'yan, tingnan po muna natin yung mga comments ng ating mga viewers ngayon. Meron bang nagngangalit na bang magtanong? Nagngangalit po sa pagtatanong, Sir Buddy. Okay, banggitin ko lang yung ating mga kaibigan. Siyempre, yung aking inaanak, si Kostrom. Magandang hapon, mga kagulay. Si Allen. Ito, yung ating guest for next week, sa Monday, si Sir William. Ano? So sabi niya, I like this topic. Hello, today. Sir, yes. Same kami ng paniniwala na napakahalaga ng kondisyon ng lupa sa agrikultura. I'm so excited to listen and I'm waiting already. Ayun, kanina. So, Sir William, diyan ka lang at next week paghandaan po natin yung ating broadcast, ano, yung live natin. Kasi magandang topic din yung kanya, no? Combustion ash. Okay, so wow. Si Ma'am Lily, ito taga Cotabato ito eh, na ano ko to. So, good PM Sir Mike, so, at sa panauhin ng programa. Panibagong kaalaman naman po para sa aming magsasaka. Yan ang na-appreciate ko, no? Yung talagang ano, yung panonood, yung gustong matuto. Eh siyempre sa programa naman po natin, hindi po talaga kami madamot dito. Kung ano po pwede namin i-share para makatulong sa farmer, yan po yung ating sinisiwalat. Yan. Yan po. And Ryan Gregorio watching, yes. Yan, tama po Sir Buddy. And watching from Isabela, si Ryan. Okay? Dalawang Ryan. Si Ryan Fabricante from Lucban, Quezon. Ryan Gregorio from Isabela. Ito, kaibigan natin, si Aldwin Messin, sa isang kumpanya sa agrikultura din to, no? Great veggie afternoon, everyone. Interesting topic. Thank you, Sir Mike and Sir Buddy. Thank you rin, Aldwin, sa iyong panonood, ano? Sana ipakalat mo rin yung good news, ano, sa ating mga kaibigan magsasaka, sa mga kasamahan mo sa kumpanya, na para naman marami tayong matulungan. And hopefully, next time, mag-guest din kayo dito sa amin, ha? Para may alam nyo rin yung magandang balita mula sa inyong kumpanya. And paano po kung dapat continue ang tanim, mostly vegetable? Ano po ang dapat gawin sa lupa? So nagtatanong na ano, si Ryan. So usually, sinabi ko na kanina na mas maganda i-alternate cropping po natin. Okay? Kung talagang hindi may iwasan yung rotate. Kung hindi po may iwasan yung follow period o yung hindi pagtatanim. Kasi siyempre, gusto natin kumita. Ano? Sayang naman ang panahon. I-rotate po natin. And samahan na rin natin mga organic-organic na mababanggit mamaya ni Sir Buddy. Si Marlo, yung ating isa sa guest nung nakaraan, dapat po talaga alagaan ng lupa para maganda din po. Ibabalik niya ang pangalaga sa ating mga pananim. O, tama yan, Sir Marlo. Ano? Tiga ano naman to, Pangasinan. And ang ating kaibigan, si Jason Villegas. Okay.
Okay, Jason. Kasamaan din natin ito, ano? Sabi lang akong basketball. Ayan, oh. Ito pong ating kaibigan si Sir Jason na ano to eh. Six-footer mahigit ito eh. So, more power, Sir Mike the Benjamin. Maraming salamat, ano, Sir Jason. Next time, mag-guest din kayo dito, ano? Kasi alam mo, yung mga kaibigan natin, maraming mga good news eh, na pwedeng isiwalat sa buong Pilipinas eh. Na pwedeng makatulong sa mga farmers. Kaya lang, minsan, hindi po alam ng mga farmer. Kaya po, dinesign natin itong Veggie Talk. Okay. So, pagkatapos po magtanim, mga ilang buwan po, ang pahinga ng lupa. Sir Buddy, sagutin na nga po natin to. Well, ilagay ho natin sa mga isa hanggang buwan kung kaya nyo pong maghintay. Or isang season, ano? Usually, napahinga, isang season napahinga po. Napahinga. Eh, oo. Yes. Isa hanggang dalawa ng buwan. Tama. Sa akin, oo, okay na yun. Okay. Sir Buddy, meron pa po dito. Salamat, Sir Mike at Mang Buddy. O, Mang Buddy. May new farm po ako sa Quezon Province na dinedevelop for HBC, yung high value crops. Marami po akong natutuhan sa inyong dalawa. Sana po patuloy nyo ito. Ay, maraming salamat. Eh nga po yung mga hinahanap natin, ano, yung maraming mga makakatulong po tayo. And gusto na namin siyempre yung na-appreciate po yung programa, yung pagtulong. Ano. Yan. So mamaya, bigyan natin yung number ni Sir Buddy. Okay. O, Sir Buddy, so yan yung mga comments. Balik na tayo dun sa ating ultimate na ano no na presentation, yung paano mapapangalagaan wala ang yan. Lupa. Paano okay mapapangalagaan ang lupa? So ano okay ba yung mga paraan actually, para mapangalagaan? Yeah. Sa katunayan, ang nananawagan din ng ating DA secretary si William Dar na kailangan talaga mapanumbalik na yung ano, mapanumbalik natin ang ganda o ang pagka-condition ng lupa ng ating sinasaka. Now, sa paanong paraan natin pwedeng mapangalagaan ng lupa? So number one po, dapat po nagpapa soil nutrient analysis. Ayon po sa isang ano kakilala natin sa South Luzon State University, si Dr. Gondolina Radovan. Isang nutrient analysis lang po, good for 3 years na raw po yun. Pero sa pagkakaalam ko po, halimbawa, ang mga nagsasaka ng tubo sa Negros, yan po ay yearly nilang ginagawa. Pero at least sa recommendation ni Dr. Radovan, once in 3 years na soil nutrient analysis is enough. And then, maliban sa soil nutrient analysis, mayroon din po tayong tinatawag na soil pH analysis. Doon po nung para malaman natin kung maasim, neutral, o matabang ang ating lupa. Yan po ay every cropping po, kinakampanya ka po yan sa FB groups, sa mga magkasaka, na ang soil pH analysis po ay libre sa mga kinatawan ng Sadrex Corporation. So, kontakin nyo lang po yung mga dealers po ninyo para ma-refer po kayo dun sa mga kinatawan ng Sadrex. At ang isang napakahalaga para mapanumbalik natin o mapangalagaan natin ang lupa ay yung tinatawag po na soil rejuvenation o soil rehabilitation. Dahil nga ho naabuso na yung lupa, salat na sa yaman, kailangan ho natin maibalik yung mga nawawalang nutrients sa lupa dahil nga sa mga activities natin na ginagawa sa lupa. So tatlo po yan, ha? Tandaan po natin. Soil nutrient analysis once in 3 years. Soil pH analysis, ito po pwede every cropping para ho di nasasayang abono natin. And 3, soil rejuvenation or soil conditioning. Tandaan niyo po yan. Yan ho yung pagka ginagawa niyo ho yan, manunumbalik ho yung ganda ng lupa ninyo kasing ganda ng mga misis po ninyo. Ayun po, Sir Mike. Wow, eh, siyempre, misis ko maganda. Misis Sir Buddy, maganda rin. Okay, hindi, mabalik po ako sa soil pH analysis. Ano sabi niyo, libre naman po yon. Libre naman. Yes, so, kukontakin, yes, sino pong, paano pong makukontak Sir Buddy? Sino well, ano, pwede kayong kusumanggo niyo sa mga
opinion dealer para ma-refer kayo sa mga ano sa mga kinatawa ng Sadrex, or well, pwede niyo rin ho padaanin sa akin at ako na ho ang ano, ako na ho ang magdidirekta sa mga kung saan po kayo pwedeng puntahan ng mga kasamahan ko po sa Sadrex. Okay. Kami po, ipapress ko ni Sir Mike yung aking contact number. Opo, baka ulanin ka na naman ng ano, Sir Buddy. Ulanin ka na naman ng mga messages dyan, ha? Ikaw na ang bahala sa kanila. Umulan o bumab yun ang messages, Sir Mike. Alam mo naman. Kakaya nila natin yan. Okay, so nabanggit po natin, Sir Buddy, ano yung soil conditioning, soil rejuvenation, soil amelioration, yung mga terms na mga synonym naman sila, na. I understand meron kang prepare na ano na presentation para dito. Yes, Sir Mike, eh, nakakahiya naman sa ating mga pinagpipitagang mga panauhin kung puro problema lang ang ating ipapakilala sa kanila, hindi tayo maglalahat ng solusyon. So, meron po tayo teknolohiya, hindi po ito komplikado, ito po ay abot-kaya. Madali lang ho yung soil rejuvenation, basta magdadawin lang ho natin. Okay. Sige, Sir Buddy, ha? Pakishare na po yung ating screen para po dun sa ating sa inyong presentation. Okay. Ito na, Sir Buddy. Alright. So, doon tayo sa next slide, Sir Mike. Papakilala ko ang ating kumpanya. So, ako po ay kinatawa ng Sadrex Corporation. Isa po itong kumpanya na nakabase po sa Davao City. Ito po ay pag-aari ng mga Marañon, ng Negros. At ang Sadrex po, kung nakikita niyo po sa mga tindahan ng Pumor, ang Sadrex po ang sole o exclusive distributor nito sa Pilipinas. At kami po ay, ako po ay meron po tayong satellite office. So sa kasalukuyan nga po ay nandito ako sa Dasma Technopark. Next slide please. Yeah. Okay, so ito na yung isang mahalagang punto na kailangan maunawaan po nating lahat. Yan po ang soil pH chart. So makikita nyo po dyan, mga linya po yan na kumakatawan sa bawat nutrient. So, mapapansin nyo po, ang linya, minsan mataba, minsan luminipis. Pansinin nyo po sa gawing ilalim, mababa pong numero, ang ibig sabihin yan ay acidic. Pag mababa pong numero, 4. 4, 4.5, that means it's acidic. Pag nakita nyo po manipis ang linya, at nagsabog po kayo ng abono, sa halimbawa po, urea, which is nitrogen, pansinin po ninyo, pag maasim ang lupa, sakal, o kukunti lang po ang nakakain ng inyong halaman. Yun ho ang napakasamang epekto ng acidity. Lalo-lalo po ngayon, napakamahal ang abono. Bibili kayo ng 1,300 na urea, e kukunti lang po yung makakain, sayang lang, matatapon ang pera po ninyo. So, ang ating pong objective, yung pong neutralize ang soil acidity, dadalahin po natin ang soil pH level. Doon po, tingnan nyo po yan, yung 6 to 6.5. Yan po ang, in general, yan po ang gusto na pH level ng ating po mga pananim. Okay? So para mas malino po, ano ba yung, magkano ba yung nawawala o gaano ba talaga yung nawawala pag sinasabi ko pong manipis o not available. So ito po, halimbawa, sumangguni po kayo sa mga taga-Sadrex at na-establish po natin na 4.5 po ang soil pH nyo. Mapapansin nyo po dyan, absorbed nitrogen, 30%. So sa madaling tuos na po, mga kaibigan, kung bumibili kayo ng 1,000 na lang, may discount na po kayo sa akin ngayon. Kung sa 1,000 lang ang isang bag ng urea, 30% lang po ang nakain ng inyong halaman. That means 700 po ang nawawala sa kada bag nyo. Inang na-discount, 700? 700 ang nawala. Eh, pagpalagay po ninyo, kung nag-aapat na bag po kayo per cropping, ay di talo na kayo ng 2,800 per hectare. Sayang. O ngayon, naglalagay, paborito rin po ng mga magsasaka yung triple 14. Nitrogen, phosphate, potash. Fertilizer wasted, 71%. 71% ho yun nawala. Hindi ho na-absorb. Wasted. Talo.
So kailangan natin ma-neutralize o mawala yung asim ng lupa. Pansinin po ninyo, pagka po nasa medium acid na kayo, 6, for example, ang laki na agad ng diferensya. From 30%, 90%. So 1,000 pesos, bumili ka ng urea, 1,000. O 900 po yung nakain. 10% na lang po yung nawala. So mas katanggap-tanggap naman yun kaysa sa 700 yung tumapon at 300 lang yung nakain. So this is the importance of neutralizing soil acidity. Kaya kasi may napapansin ho ng mga farmer natin yung bakit naglagay naman ako ng urea? Bakit bansot ang halaman ko? Bakit namumula ang dahon ng halaman ko? That's because halos wala siyang nakain. Kokoonti ang nakain niya. Ganon din mga pagkatao, hindi mo binigyan ng tamang nutrisyon, nababansot din. So yan ho yung masamang epekto ng soil acidity. So hindi ho natin dapat isawalang bahala po yan. Ang na-obserbahan ko lang ho kasi, pagpaumanhin niyo po, no? Bato-bato sa langit, huwag tamawag magali. Ang attention po ng mga magsasaka ngayon, karamihan ho, nasa ibabaw ng lupa. Nandun ho yung pansin. Eh, kasi kung sinasabi nyo mahalaga nga po ang lupa, dapat pagtuunan din ho natin ang pansin at panahon ang pagpapaganda ng pagkasaayos ng ating lupa. Oh, parang ano lang po siguro yan, Sir Buddy, ano? Sinasabi na don't kill the goose that lays the golden egg. Yan. Yes. Oh. Yan. Nabasa ko kasi dun sa libro ng anak ko. That's right. Eh kasi yan ang pundasyon ng ano eh. Pundasyon ng ating negosyo. So dapat talaga pangalagaan po talaga. Okay. By merely right. Correcting po yung pala yung pH, ano, marami na po tayong pakinabang. Yes. pH pa right. Lang yan. Oo. Yan. All right. Next slide. So ngayon, kung gagamit po tayo ng isang bagay o teknolohiya na magkokorek o magkocondition ng lupa, tingnan nyo po ito yung dapat, kumbaga, all-in-one na. Kasi, alam mo, Sir Mike, nung nasa pamantasan ba tayo, liming lang naman ang sinasabi nila eh. O, mag-liming ka para ma-neutralize acidity. Eh, actually, yung abono, yeah. Sir Buddy, medyo nalulungkot nga ako pag napag-uusapan yung liming eh. To be honest, ano, ako, graduate ako ng agriculture din, no? Tapos marami na rin tayong experience. Pero hindi ko pa talaga naranasan yung actual na paglalagay ng lime o yung liming na sinasabi. Hindi ko kasi alam kung gaano karami, tapos parang very ano daw eh. Tedious kasi ito na lahat ng lime ang ilalagay mo. Precisely. So yun ang medyo hindi ko gagandahang experience eh. Well, again, napakaganda ng pagkakataon natin ngayon dahil makakapagbigay tayo sa mga magsasaka ng solusyon talaga na hindi ala tsamba at may marami na nakapagpatunay. So anyway, babalikan ko itong katangian ng kung hahanap po ang mga magsasaka natin ng pangkondisyon ng lupa, dapat unang-una meron kakayahan ito na mag-neutralize ng asim o ng soil acidity. Yep. Dapat naglalaman din po siya ng iba pang nutrients na kailangan maibalik dun sa lupa. Alright? Tama po. Meron din siyang organic matter. Ano po ba yung organic matter? Yung organic matter po, yan ho yung mga plant parts na pagka ho yun na decompose, magiging pagkain din po yan ng halaman. At mapapaganda rin ho yung tinatawag natin na soil structure. So yun naman yung soil structure o soil profile, dapat ho nakukondisyon din, nagagawa din ho yung inyong soil conditioner. Dapat may malayang palitan ng oxygen, carbon dioxide sa lupa. Yung tinatawag natin dapat aerobic condition. Nagpapalitan ng tubig ang oxygen, carbon dioxide para hindi ho naging acidic ang lupa. At sa kakahulihan, hindi ho, paalala lang po, hindi ho lahat ng mikrobyo ay masama. Meron ho tayong tinatawag na mga beneficial soil microbes. Huwag ho natin papatayin yan dahil yan hong beneficial soil microbes, yan din ho yung nagdadigest ng mga abono, synthetic man o organiko, at bago ho yan makain ang ating pananim. So tandaan nyo po yan. Ha? Meron hong
wag niyo bibilihin ng isa-isa yan dahil mapapamahalo kayo. Dapat isang soil conditioner, dapat napapaloob na ho yung mga katangian na yan para makatipid po tayo. Okay. Ganda. Yan pala yung limang katangian ha, ng epektibo na soil conditioner. Oh, sobra pa sa ano yan, Sir Mike. Sobra pa sa kape yan. Kumbaga, 5-in-1 dapat, Sir Mike, para sulit. Pero, kaya lang, meron ng ano ngayon, Sir, 7-in-1 eh. Ayan mo, Sir Mike. sa pagdating ng panahon eh, palagay ko eh, may makukuha tayo ng pandagdag dyan. Okay. Anyway, before po tayo magpatuloy, ano, marami sa ating nanonood ngayon, batiin ko lang yung mga nanonood, ano, at paalala sa mga nanonood, mga kasama, mga viewers po natin, I would suggest mag-type po kayo ng inyong comment o question dun sa ating chat box para po, o comment section, para po mas ma-recognize namin kayo. At kung meron kayong katanungan, masasagot po namin. Anyway, I would like to acknowledge, ano, si Sir William kanina, si Lily, si Dongray Mundares. Ang sabi niya, shout out, Sir Mike. Ano? Ating mga ano, shout out. And ano pa ba? Sino pang nanonood? Okay, yung aking mother-in-law, si Mami, ano, Esther. Siyempre, number one supporter ko yan eh. Si Ryan, si Arnold. Arnold Tabanyag from East-West, from Bukidnon. Hello, Sir Arnold. Yes, si Andy Yos, si Ryan Gregorio, si Aldwin, ano, si Gualberto Binao, si Carmina Andal. Ito, si Cesar. Si Cesar, ito ay provincial agriculturist ng Batanes. Uy, maganda ng hapon po. Sana po yung makarating kami dyan sa inyong lugar. Nag-iimbita nga siya, Sir Buddy. Nag-iimbita. Kaya lang, alam mo naman, medyo lumagapak tayo dyan sa COVID. So, hindi tayo nakapunta. Although, parang wala yatang cases na walang case ng ano doon, ano? Ng COVID. Papatapusin ko muna, Sir Mike, yung aking second shot bago ako pumunta doon. Para baka ako maging carrier eh. Oo nga. Ako, tapos na ako. Salamat naman sa nagturok sa akin. Si Carmina De Jesus, sandal, sabi na kanina yan. Si Ricardo Bernardo. Si Yenok Zlap. Baliktad ang pangalan, ano? Si San Fabio, Danilo, Echepare, Larry Yatko, si Dong Ray, si Danilo, Echepare, Benny Perez. Yan. So si Jason, si Reinhardt Dingol. Yan, is watching, ano? And Hainako Arturo. Sino si Hainako Arturo? Hainako Arturo. Yan, ito na solusyon. Ganda yung ano niya, no? Tapos, sino pa ba? May time naman tayo magbasa nito, kaya may pasalamahan na talaga rin sila. Si Niebre Aikargam. Mag-Russia. Mag-Russia. Okay. Binabaliktad yung pangalan niya. May mga lahing ambulansya yan, yung mga nagbabaliktad. Nagbabaliktad eh. Si Dulay Forones. Si Romel Rupino. Ito, kaibigan natin to, Sir Buddy. Oh, Romel Rupino. Si Romel. Naimbaga malamyo, apo. Oo, naimbag na bigat. Ah, hindi pala. Naimbag malim na malim. Malim na. Okay, si Miguel. Lariat ko, Juni Flores. Okay. Si Michael Miguel. Okay, sir. Sabi niya, watching from Biliran, si Dulay. Okay, and sino pa ba? Si John Kayanan. And daming comment dito sa atin. Daming nanonood. Oh, isa ba yung kapatid ko, si Camille. Nagbebenta siya ng chicharon. Yung kalimutan pala, Mr. Suave Chicharon. Oh, Mr. Suave Chicharon. Next time, papakita ko sa inyo itsura ng Mr. Suave Chicharon. Suabing-suabi po yan. Suabing-suabi, wala si, ko Haile, meron. Haile Sombrador, Odi Tamayo, Lariat ko, Dongre. Okay, so yun po yung mga nanonood sa atin ngayon. Ano? Next time, mag-chat po kayo at para mas mapagsilbihan namin kayo. Okay, Sir Buddy, I think let's proceed dun sa inyo pang susunod. Okay. Yung finale. Finale na po tayo. Excited na sila, Sir Mike. Opo, dahil ang oras natin is 4:35. So, we still have enough time. Contract tayo. Okay. Yan na. So, pinapakilala po ng Sagrex ang isang soil conditioner. Ito po marami na rin hong nakasubok, lalong-lalo na po sa mga maisan at palayan natin dito sa Luzon. Ano? So, yung Duophos po, bakit po siya nasasabi natin na soil conditioner?
Pansinin niyo po ang laman niya na calcium, 30%. Calcium carbonate po ang forma niyan. Yan po, ang unang magiging, pag in-apply niyo po ay ang Duofos, ang una po niya magiging action, i-neutralize ang acidity doon sa, dahil sa kanyang calcium carbonate. Yan. Now, ano pang benepisyo niyo sa Duofos? Mapapansin niyo ho, meron ho yung phosphorus. Ang forma po niya, phosphate. Readily available po yan na nutrient. Ang phosphate po, importante po yan sa pag-uugat ng halaman. Okay? Yung silica o silicic acid, yan po ay isang nutrient na hindi pa ho na-establish ng mga crop nutritionist, pero nagpapakita po yan na epekto na tumitibay po ang halaman sa atake ng insekto at mga sakit. So, Duofos, meron din ho yung iron, may magnesium, potassium, sulfur, molybdenum, at iba pa ho mga minerals. Yan po ay inaangat natin sa Indonesia. Grabe ho pala, Charvadi, yung mga nutrients dyan, ano? Kala ko yung 22 lang ang meron eh. Meron pa pala yung mga iba-ibang mga kausal. Marami pa siyang tinago. Pero ako personally, ano, ito naman, hindi naman sa pagiging bias. Ano? Pero nasubukan ko talaga yung Duofos eh. Talagang, ano, mayos yung lupa ko eh. Tapos yung talong, talaga namang dire-diretso yung pagbubulaklak, dire-diretso rin yung pagbubunga. So, sa tingin ko ako, thumbs up ako dito sa Duofos na yan. No doubt. No maraming, doubt. Maraming salamat, sir. Kasi nga, ba, kung mapapansin po, kung mga kasamahan natin na nanonood ngayon, i-google nyo po yung, ano, yung law of the minimum ni Justus von Liebig o yung barrel Liebig theory. Yeah. Na hindi po talaga sasapat na urea o nitrogen, phosphorus at potassium lang ipapakain sa halaman. Dapat po marami kayong yung mga nutrients, micronutrients man o macronutrients, dapat po na ibibigay po natin. Para oops, Sir Buddy. That's right. Napakagandang problema nito. Positive problem. May nag-comment dito. Ang problema, walang nabibiling Duofos dito sa biliran. Paano makakabili ng Duofos from Dulay, Porones? Ah, biliran. Dito sa... Biliran. Leyte. Leyte, no? Leyte, oh, Leyte. Biliran. Sir, makikisuyo po ako. I-message niyo po ako sa Buddy Vargas sa FB. At meron po tayong kinatawan dyan, si Dodong Lumba. I-re-refer ko po kayo doon. Paki-message niyo lang po ako. Ayan. At baka makalimutan ko, ano? Batiin ko na rin si... Davion Saul Enterprise from Mindanao. Yan. Maayong hapon. Oo. Maayong hapon, diha. Kaninyo tanan. Okay. Yes. Sige, diretso po tayo, Sir Buddy. Okay. So, again, ang Duofos po, yan po ay natural, sasabihin nyo organic. Hindi ho organic yan. Natural po yan. Minimina po yan sa Indonesia. Wala hong dinadaan ang proseso yan. Kung gusto nyo ho, organic, sorry po, kami po ay, ang Duofos po ay natural phosphate. Natural phosphate. Ayan po. Okay. Inaangkat po natin yan mula sa Indonesia. Okay. Okay. Ayan po. Sige po. Sir Buddy, ano, dilipat na tayo dun sa susunod mo okay, na. Ano. Pero, ito na naman. Sa tingin ko, problema nyo talaga na kailangan solusyonan. Availability, ano? Kasi sabi niya, Sir Mike, ganun din po dito sa Iloilo. Paano makakabili? Yan. So, ay, sabihin po talagang... Damo kita stocks dira sa Iloilo. Sa kay model po, available ta. Sa kay bong sa Panay Agro Sales, ara na. Okay. So, palihog okay. Lang ako. Palihog, message lang ako. I-refer ko kamo sa aton nga mga kinatawan dira sa Iloilo. Why kasa na? Okay. Sige. So, may ara ko na dito, no? Okay, so pero meron naman daw doon, may nag-message si Hailey Sombrador. Sabi niya, meron po dito sa Negros, mura lang. Ayan, no? 430 nga lang sinabi niya. Well, okay. Nabanggit niya lang yung presyo. So, nakakaiba-iba po ang presyo natin kung Luzon, Visayas, and Mindanao. Remember po, ang base po natin is Davao.
So, doon ho lahat ang nangyayari ang mga activities, nagre-repack, and then dadalhin ho yan sa iba't ibang lugar. So, tayo ho yung pinakamalayo sa from Davao. So, iba po ang presyo ng Mindanao, Visayas, and Luzon. So, just for clarification. Okay. Sige, sir. Okay po. Yan. So, availability sir, buddy, ah. Yun po yung yes, ating sir. Napaalala. Yes, problema sa Panay Island, Davao, tas Taxda, kag sa Negros. Okay. Oh, ito pala, okay, para naman sir. Ho, yung guide natin sa paggamit. Ang subok na po na dami ng duo post per hectare, 10 po na 20 kilobags. Okay? Yan ho yung subok na. Ngayon, kung gusto niyo po hong mag-experiment, okay lang po. Pero ang nilalahad ko po dito, base po sa mga na-record namin na crop performance, 10 bags po yung pinaka-effective. Alright. Ito po, yung 10 po, okay. Yung 10 po ay for palay at saka po sa mais. Sa gulay po, dahil nga po sa dami ng ibinubunga ng mga gulay, maalala mo, Sir Mike, si Sir Rene Pineda? Yung ating senior farmer? Sa Batangas. Sa Batangas. He uses 20 bags half hectare. Kasi ganun, nalakas talaga kumain ng mga ano yun, ng mga high-yielding varieties. Okay. Alright. Now, sa timing ng application, marami ho nagtatanong talaga nito. Pwede ba basal? Pwede ba first dose? Pwede ba side dress? Pwede ba top dress? Ang guiding principle, if highly acidic po ang lupa ninyo, ilagay nyo na ho yung 10 bags sa simula pa lang, basal or first dose. Para po yung ilalagay po ninyong abono sa mga sus, hindi ho masasayang. Kailangan po agad makorek natin o ma-neutralize yung soil acidity. Ah, okay. Tamang-tama, ano, timing. Dahil may nagtanong dito. Nang sabi niya, eh, kahit ba hindi acidic ang lupa, pwede pang gumamit ng duopos. Oh, okay. Excellent question. Marami na ho rin tayo na encounter na yan. Remember po, yung soil acidity, pag na-correct na natin, that's one problem solved. Next na gagawin po ng duofos is paano niya mapapanumbalik pa yung soil profile, yung dami ng nutrients sa lupa. Marami po tayong gagawin. Remember, hindi ho overnight nangyari na nawalan na ubos ang yaman sa lupa. Hindi ho overnight na umasim ang lupa rin, yung matagal po yan. So ang soil conditioning will also take time. At least okay na po yung isang kasamahan natin na wala na yung acidity niya. That's good. Tama. Now, ang next step niya, dapat mapa-analyze po niya yung ano niya, mapa-soil nutrient analysis niya para malaman niya ngayon exactly ano na lang ba talaga yung nagpukulang sa aking lupa. Okay. Okay. Ganda, maganda. Ganda yung ating mga information from Sir Buddy. Thank you, Sir Mike. So, sa pag-apply ng duopos, maaari nyo pong ihalo yan sa urea or sa mga organic na abono po ninyo para isang gasos na lang po tayo sa labor. Pwede po yung ganyan. Pwede po yung ganyan sistema. Sige. Okay. Okay, next slide tayo. Okay. So, yan po, pinapakita lang ho kung paano ginagawa ng mga kasamahan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na inihahalo yung duopos sa mga synthetic na abono. Ah, okay. So, abangan po ninyo. Meron hong lalabas ho yung bagong packaging ng duopos para hindi lang ho tayo magkalituhan. O baka sabihin po niyo, may peke na lumalabas. So, ito po ang bago pong lalabas na packaging po natin ng duopos. Okay. So, para, laminated sack po yan. Para ho yung mga bigas natin ngayon, laminated sack. All right. Ito. Now next, itong humic acid, marami ho itong napakaraming benepisyo po sa paggamit ng humic acid. Pero po ang isang napakagandang magiging role ng humic acid, lalong-lalo na po dun sa tinatawag po natin ng mga rain-fed areas. Pag meron ho kayong humic acid at saka fulvic acid, sila po yung mag-hold ng water and nutrients dun ho sa malapit po sa ugat po sa rhizosphere o root zone na tinatawag. Now, si humic acid, unlike duopos, si duopos po yung acidic, inyo neutralize. Si gromo humic acid,
Kung matabag naman po ang lupa ninyo, kaya naman din niya hong i-correct to neutral. Pag binalikan niyo po yung chart natin, pagka naman hong sumobrang tabang ang lupa ninyo, eh meron din hong nutrients na hindi available. Kaya ho, ang pinakamaganda ho yung Jaworski. Kilala niyo naman si Jaworski, di ba? Dapat 7 o neutral. And then, si fulvic acid po, lalong-lalo na ho sa mga nagtatabako, nagtatalim ng tabako, galit na galit ho yan sa mga heavy metals. At saka ano pa, mga toxic na materials na nasa lupa. Yung fulvic acid po na component ng bromo humic acid granular, yan po ang maghihiwalay ng mga heavy metals. So yan po yung ating... Gromor po, tandaan niyo, ito po ay produkto ng Gromor US. Okay. Sorry po. So, one bag lang po ng Gromor humic acid per hectare. Excuse me po. Ang pinakamaganda po sa Gromor humic acid, sabay niyo sa urea. Para hindi ho agad sumingaw yung urea niyo, hahaba po yung effectivity ng inyong urea. Okay. Alright. Yun ho yung mga paalala dyan sa humic acid. Now, ito hong isang napakaganda produkto natin, si Biocozyme. Ito po yung masasabi natin na stress buster and yield booster. Bakit po? Dahil meron ho yung algae extracts o seaweed extract. Yan po yung naglalaman ng mga tinatawag natin ng mga plant booster. Now, ang isang mahalagang component po dito, yung meron po yung hindi po ba pag binubunot natin ng mga punla, napuputol ang ugat. So yung ating palay, mas malupit yung sa palay, binunot, tinali, tinagpad, hinagis, bago, ayan. So mga tinatawag natin na transplanting stress, napuputol ang ugat. Yan hong Gromor, meron po yung mga vitamins, amino acids, carbohydrates. Yun po para mabilis na makarecover po yung ating ano. Ang ating pong bagong punla, yung mga seedlings po natin. Sa mga seedlings ng gulay, pwede rin po ito, Sir Buddy. Ah, yes, sir, Sir Mike. Actually, ano to eh, na-undermine lang ang value ni Biocozyme, especially pag naisasabay siya kay Duophos tsaka kay humic acid. Now, ang ginagawa po natin ngayon para mas ma-appreciate ito ng mga kaibigan natin, lalo na husa nagugulay, is to drench apply po yung Biocozyme. Ito po ang abono na talagang pangdilig. Hindi po yung synthetic na tinutunaw sa tubig. Actually, magastos po yun na sistema eh. Okay. So ito po yung pangdilig talaga, yung Biocozyme. Ang Biocozyme, pwede pa nyo pangdilig, pwede nyo i-broadcast, pwede rin nyo siyang i-spray. Depende po sa pangangailangan ng inyong halaman. Ah, okay. So, speaking of which, may nagsabi dito na, Sir Buddy, pareha lang ba yan dun sa humic acid na nakasashay na binibenta online? Mahal po ang benta nila. Yung sa humic pala yun, sorry. Yes, so, actually, pwede ba makibalik i-back slide? Back tayo na isang slide, okay. Isa pa, Sir Mike, isa pa. Okay. Ayan na, sir. So ito actually, ilang beses ko na rin ipinost doon sa FB dahil nga ho, marami nga ho nagre-reklamo doon sa napakamahal na presyo ng humic acid. No, okay. Number one na dapat nyo po tandaan, tingnan nyo po yung laman na humic acid. So gagaya po na, may nakalaya 75% humic acid. And then may fulvic acid na po. Tingnan nyo po yung laman. Okay? Now, dapat malaman din po ninyo na yung humic acid granule, ito po, sinasabog po ito sa lupa para marami ho kayong benepisyo na makuha. O marami benepisyo na makuha ang alaman. Okay. Eh kasi yung iba, yung powder, iba naman ho yung magiging purpose to kasi ini-spray nyo. Ngayon, doon sa mga webinars na na-attendan ko sa Australia at saka sa Houston, medyo alanganin yung size ng humic acid pag in-apply mo foliar, hindi nga sigurado kung maa-absorb yan eh. That's why sa larangan ng ano, sa ganang Sadrex, mas maganda sa pag-a-apply ng humic acid, apply it through the ground because meron kang physical, biological, and
biological benefits. Mas marami kang, mas pakikinabangan mo yung humic acid when applied to the soil. Totoo, yan, actually, ginagawa nilang nagiging katawa-tawa kasi isang kumpanya dahil every time na may magpo-post na problema ng halaman, eh, talagang post agad siya gano'n. Eto yan, solusyon. Eto yan. Well, hindi ko naman pinupulaan yung nagpo-post noon, but marami ho talagang benepisyo sa paggamit ng humic acid. Totoo po yun. Ganun lang ho yung, ito ho, ganun ho kagaling yung humic acid na yan. But then again, mali lang ho siguro yung pagpipresenta nung kumpanya na yun. Ayun po, yun lang ho yung tip. Tingnan nyo po yung laman. Okay, thank you po. Talaga namang grabe yung issue niya yan dati sa FB. Talaga namang, may sakit yung ano, tama yan. Sabi, ito yan. May ganito, ito yan. So, medyo naging sensation yung sensationalization. Hindi lang niya kasi nailalahad ng maganda. Okay, sige. Alright, so ito pa po, Sir Buddy, yung rate natin ng Growmore. Well, okay, yung ating Growmore Biocozyme, 1 to 2 liters per hectare po yan. So, once or twice a week. Depende po sa pangangailangan ng halaman po nila. So, pwede nga ho natin sabi, drench, dilig, spray, pwede rin yung i-broadcast. Okay. So, ito pa. Dami nyo pa na produkto. So, again, yung nutrition ng halaman, no? Yung pangangailangan po ng nutrient, nagdidepende po sa paglaki niya. Kung maliit pa lang ho yung halaman natin, mas nangangailangan siya ng mataas na nitrogen. Pero pagkala po ba talaga kayo dyan sa panahon ng pamumunga, dapat may potassium ka na. So, yan po yung kagandahan ng mga produkto ng Gromo. So, meron po tayong pang seedling, pang vegetative, pang reproductive. So, yan po, pagpipilihan nyo lang po yan. Gromo powder for your fertilizers. Siguro, some other time, discuss natin yan. Yes, sir. Kasi, i-add ko lang siya. Dadagdag ko lang. So, yung foliar fertilizer po, yan po ay suporta lang sa mga kulang na ilalagay po ninyo na macronutrients sa lupa. So, kulang ho kayo sa urea o sa NPK. So, yan po ipang suporta. Supplement po yan. Reminder lang po yan. Okay. Sige, Sir Buddy. Next time, discuss natin yan. Kasi sigurado, yung mga viewers natin, they are wondering, ano ba 30-10-10? Para saan yan? Anong crops yan? Anong stage ng halaman yan? Ano yung 12-0-42? 3-16-16, meron pa mga 20-20-20. So, marami, ano? Maraming klase. Maraming grades. Maraming variants. Maraming grades. So, next time, ano po natin yan? Yeah, alright. Okay. Ito, last na yata ito. Okay, now, meron din ho yung mga liquid na foliar. So, ito, again, sabi nga natin, kung nagpa-nutrient analysis na kayo, madalaman nyo na ngayon kung ano yung kulang na nutrient. So, halimbawa po, palay. Eh, lahat naman ho ng palayan sa Pilipinas, zinc deficient. So, meron ho tayong liquid zinc. So, yung mga nakakaranas ng ng lapnos, ng tinatawag ho natin na tip burn sa mga brassicas, yep. Yung ho mga nakakrak na bunga, baloktot na bunga, so, yan ho, meron ho dyan calcium boron o calcium boron zinc. So, asusilan po dito, tingnan nyo ho ulit yung analysis. So, halimbawa, calcium boron, meron ho yung 8% na calcium, may 1% na zinc. Eh, kung kapareho lang ho siya nung isang 6% na calcium at 2% na boron, eh, bakit ho kayo bibili ng menos? Dito no, kaysa mas mataas ang analysis. Tama, tama. So, itong mga micronutrients na to, konti lang po kailangan natin, pero napakalaki po ng impact dun sa ating nagiging bunga. I think na-discuss na po, na-cover naman ni Sir Marce, halimbawa yung boron, yung nakakabukol-bukol na papaya. Isang bomba lang, Sir Mike, naman yun, ng paamoy lang ng boron yun, hindi naman magbubukol-bukol yun. Yung liquid kamatis, boron. Oo, yung kamatis na malaki nga, pero magaan. Bakit? Parang ampaw, ang laki, magaan. Eh, gawin, may cavity gap. Kulang lang sa boron. Okay. So, yun yung mga sakit na
na nasasakripisyo yung kalidad ng bunga dahil kinakakaligtaan ng mga magasaka itong mga ibang maliliit ngunit napakahalagang nutrients. Yeah. Okay. See. Next time, magkakaroon din tayo discussion tungkol dito, yung mga iba-ibang mga deficiencies ng mga elements na ito, kung paano rin masosolusyonan. Okay? Lalo na doon, Sir Mike, yung, ito, shout-out talaga to. Shout-out sa mga nagsasaka ng palay. Sinabi ho ng Phil Rice, kailangan nyo maglagay ng 300 grams of zinc per ton of palay. Oo. Yan ho, shout-out sa mga palay grower natin. So, maraming salamat, Sir Buddy. Napakabuti mo sa pag-share ng knowledge sa ating mga viewers. Na-appreciate ko yan. And hopefully, magbabalik pa ulit ikaw sa susunod pa ng mga... Pumapalakpak, Sir Mike. Babalik tayo. Ako. Pumapalakpak ako para umalik ka. Yan. So, maraming salamat sa Sir Buddy and of course, sa management ng naman, Sir Mike. Sagrex Corporation. And sa mga viewers natin, maraming salamat sa inyong panunood. Na-appreciate ko po. And hopefully, nakakatulong po kami sa inyo at sa inyong mga kaibigan para po meron po kayong matutuhan. And sa mga hindi ko nabati, next time babatiin ko kayo, i-shoutout natin yan. Mag-comment kayo para siguradong mababasa. And next Monday, episode number 4, is also an interesting topic. And it's about, also sa soil din ito. And yung ating bagong kaibigan, ang ating guest, si Sir William C. Ito, talagang very aggressive to sa pagpupush naman ng organic. And panoorin natin siya. Lunes, July 12, kita-kita ulit po tayo sa another episode ng Veggie Talk, 4 PM via Facebook Live. So sa muli po, Sir Buddy, maraming salamat. Sa panghuli na lang, yung pong ating pagpapagod, pagpapagal, wala ho yan kung hindi ho tayo hihingi ng, ng awa at di tayo magbibigay ng dasal sa Panginoon. At hingin po natin ng intercession at dasal ni San Isidro Labrador para po sa ikagaganda po ng ating paghasaka. Okay, Sir Buddy, maraming salamat. So sa mga viewers po natin, lagi po nating tatandaan na vegetable farming is a profitable business. And lagi po tayong mag-iingat. Mag-iingat po tayo laban sa COVID. Dahil ang kalusugan po, yan po ay talagang importante. At lagi po tayong magdasal o mag-pray. Magpasalamat sa mga biyaya. So muli po, ito po ang inyong Benjamin, Sir Mike the Benjamin. Maraming salamat po. Sir Buddy, maraming salamat.